Buwan ng Marso ng taong kasalukuyan, nagdesisyong magsama sa iisang bubong ang makasintahang Ronnie Tagsip at Jovelyn Managaksi sa bahay ni na Jovelyn sa bayan ng Don Carlos Bukidnon. Kasama nila sa bahay ang apat niyang kapatid, ang nanay ni Jovelyn na si Judith at amaing si Bimbo Marinduque. Bago nito, taong 2015 nang mabiyuda si Judith. Makalipas ang 2 taon na kilala ni Judith si Bimbo Marinduque. Mag-ano siya ng mga tauhan din po, ma'am, sa mga trabador. Mag-manage siya ng ano, tubuhan. Sabi daw, taong 2017, nagsama sina Bimbo at Judith sa mga video games. Mga anak, siya si Uncle Bimbo ninyo. Mahigit 2 taon na rin naman kasi simula nang mawala yung papa niyo. Eh, mahirap din naman kung walang ibang tao dito sa bahay. Ano? Pagbigyan niyo na yung mama niyo. Mabait naman si Uncle Bimbo eh. Ayaw niyo ba nun? Meron na kayo ulit bagong papa? Kumain na ba kayo? Dito kami pagkain, no? Pagsaluhan na natin. Kain tayo. Tara, kain na muna. Ginagawa niya lahat para lang mabuhay ng mga kapatid ko kahit hindi niya kami anak. Tapos tinutulungan niya pa yung mama ko. Sa loob ng 5 taon, naging maayos daw ang pagsasama ng pamilya. Lahat na anong may pira siya, ibigay, mga pagkain, wala siya. Hindi siya magdadamot sa mga anak ko. Mabuti siyang patutunguhin na maging papa siya. Kate ka muna, ha? You know. Aling Judith, yung tamang-tama, oh. Kape muna po kayo. Pero ayon kay Judith, unti-unting nagbago si Bimbo simula nang tumira sa kanilang bahay ang kasintahan ni Jovelina si Ronnie. Hindi raw sang-ayon si Bimbo sa ikangay pagli-live-in ng dalawa. Bimbo, punta ka na ba ng bukid? Ronnie, ingat. Ano po yun? Ayoko natutulog kayo sa bahay. Hindi magandang tingnan sa mata ng tao. Pero Uncle, kung gusto ninyong magsama, umalis kayo dito sa bahay. Nagagalit yung asawa ko. Gusto niya mag-ano sila dito sa bahay. Para hindi daw maging bastos daw yung bahay namin. Sa kabila ng pagtutol ng amay na si Bimbo, patuloy na nakituloy si Ronnie sa bahay ni na Jovelyn. Pagpupunta si Ronnie sa bahay namin, magkwekwentuhan. Tapos wala naman po sila, ay di naman po sila nagkasagutan. Walang nagakalang ang pagpapatuloy ni Jovelyn sa kasintahan ang magdadala sa kapahamakan sa binata. Tuluyang pinangalanan ni Jovelyn at iba pang testigo kung sino ang umataki kay Ronnie noong madaling araw noong 30 Mayo. Clement. Nasa bahay ho. Nagising ho kaming nagsisigawan. Pagbukas ng pinto ng asawa ko, duguan na si Ronnie. Inhabol daw siya na itak. Sir, kitang-kita ho namin si Mang Bimbo ho ang tumaga kay Ronnie. Walang iba kung hindi ang mismong amay niyang si Bimbo Marinduque. Wag po! Then sabi ni Ronnie na huwag lumapit kasi baka madamay daw po ako. Kahit anong gawin po namin ng mga kapatid ko sa stepfather namin, hindi po siya nakikinig po sa amin dahil kay Ronnie po talaga siya nakatuon ng pansin din. Huwag po! Sinubukan pa raw manlaban ni Ronnie kay Bimbo. Ate, huwag ka! Huwag mo na kayo! Gusto nyo chap-chapin ko kayo? Ano ba daw? Gusto ba daw niya ay namin na chachap-chapin niya kami? Anong kasalanan ni Ronnie? Bakit niya ginawa kay Ronnie? Hindi na po siya nakikinig po sa amin. Ano pang sabihin po namin? Sa gitna ng panlalaban, nagkaroon ng pagkakataon si Ronnie na makalayo kay Bimbo at humingi ng tulong sa kalapit bahay. Pagkatakbo niya, then sakit po nakatingin yung stepfather ko. Tumakbo po din ako. Sumunod ako kay Ronnie. Dali mo ako sa ospital. Oh, Be! Lumaban ka, Be!
Ayon sa mga pulis, tumigil lamang si Bimbo sa paghabol sa biktima nang mapansin niyang nagising na ang kanilang mga kapitbahay. Nang natumba na yung biktima dito, gumapang na yung biktima patungo doon, sir. Hanggang makita po ng witness, doon na po natigil yung pagtaga ng suspect sa biktima po natin, sir. Matapos ang krimen, tuluyang tumakas si Bimbo ayon sa mga pulis. Itak po yung ginamit po ng suspect. Hindi na po na-recover po dahil wala na po sa kanyang position po. Judith! Judith! Tara na, magbubukid pa tayo. Magkagawa na muna tayo. Uy, salamat. Thank you. Pero walang inaksayang oras sa mga otoridad. Nung umagang yun, agad inaresto ng mga opisyal ng barangay Sinanguyan si Bimbo Marinduque sa tinutuluyang bahay sa Purok 7 sa bayan ng Don Carlos. Bakit? Ano nangyari? Napatay ho ni Mang Bimbo yung kasintahan ng anak ninyo, si Ronnie. Nahuli po yung suspect. Pinuntahan po siya ng barangay kagawad po natin dito sa barangay Sinanguyan together with their duty CBO. Pinuntahan po siya sa kanyang bahay sa Prox 7, barangay Sinanguyan po. Ano? Totoo ba, Bimbo? Wala ako kinalaman dun, Kap. Ito nga, magbubukid pa kami, oh. Nung una, todo tanggi si Bimbo sa kinasangkutan ng krimen. Ang kwento niyo po sa barangay official, hindi po daw siya nakapunta dito sa bahay ng live-in partner niya. Nandun lang po daw siya sa kanilang tirahan doon sa Purok 7, barangay Sinanguyan po. Pero para sa mga pulis, matimay ang testimonya ng mga testigo, kabilang na ang payag ni Jovelyn. 100% po yung identity ng witness natin dahil tinuro siya talaga yung pumatay sa biktima natin. Dahil kitang-kita po ng dalawang mata po ng witness natin. Sa presinto, hindi napigilan ang pamilya ng biktima na ilabas ang sama ng loob sa suspect na si Bimbo. Sir! Amulet! Mabulok lang sa tulungan kahit di na makalabas. Di namin mabalik ang buhay ng aming kapatid pero gusto namin pagsisihan nila o pagsisihan niya ang ginawa niya pagpatay sa kapatid ko. Kasi para sa akin, para sa aming pamilya, masakit talaga ito sa amin. Bagamat nadakip na ang suspect, nananatiling palaisipan sa mga otoridad ang motibo sa pagpatay sa biktima. Hanggang may siniwalat si Judith sa mga pulis. Minsan na raw niyang kinausap si Ronnie dahil sa pagiging seloso ng kanyang mister. Alam ko yung nagsiselo siya. Sinabihan ko na yung si Ronnie, umalis ka sa bahay kasi nagagalit yung uncle mo. Ako lang, pero akala ko biro-biro lang yun. Arin Judith, kamusta po? Ronnie, wow! Salamat po, Arin Judith. Uy, wow! Ayos ah! Nagawa mo talaga ah! Sabi, nagsiselos daw siya. Then, si Ronnie po daw. Then, yung mama ko, kabit daw ng mama ko si Ronnie. Then, inaapak-apakan na daw ni Ronnie yung responsibilidad niya sa bahay. Nakaliwa daw ng kapatid ko yung partner niya, yung nanay ni Jovelyn. Yung babae, nakaliwa daw niya. Yun, marami sa mga paratang sa kapatid ko. Hindi naman kapanipaniwala. Pero paglilinaw ni Judith, walang namagitan sa kanila ni Ronnie. Sinasabi niya, yung ni Ronnie, hindi ko naman siya pinatulan kasi binata yun eh. Sabi ko sa asawa ko, bakit ako pa man, ang tanda ko naman. Ikaw ba ang pumatay kay Ronnie Tagsip? Dinidepensahan ko rin sa sarili ko, Chief. Siya nga itong namukpok ng kahoy. Samantala kung nung una itinanggi ni Bimbo ang krimen, kalaunan sinabi naman niyang dinepensahan lamang niya ang kanyang sarili. Pakialam mayroong masyado.
Una raw siyang inatake ni Ronnie. Ronnie, ano ba? Sabi niya eh, siya daw po yung una na yung hinampas po siya po ng kahoy, kaya po daw siya gumanti po. Pero para sa mga pulis, malinaw na plinano ng suspect ang krimen. Sinadya na yung umuwi ng bahay ng kanyang misis para po mabutan po talaga yung biktima natin. Talagang pinagplanuhan siyang patayin. O, nag-isipan talaga siyang gawa ng masama. Sa takbo ng investigasyon, lumalabas na selos ang pinag-ugatan ng krimen. Kanyang asawa po siguro yung kunting pagsisilos niya po. Doon na palaging natutulog po yung biktima. Tapos nang yung minsan hindi po umuwi po ng bahay yung suspect natin, yung sa bahay niya. Tapos siguro po yung pag-uwi niya, yung biktima nandito sa kanyang bahay. Naharap sa kasong murder ang suspect na si Bimbo Marinduque. Sinubukan ng investigador na kunan siya ng panig pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Sa ngayon, unti-unting bumabangon si Jovelyn mula sa nangyaring pagkamatay ng kanyang kasintahan. May klima ng kanilang naging pagsasama, babaunin niya ang mga masasayang alaala ni Ronnie. Sana po bantayan niyo po ako palagi. Hindi ko po siya makakalimutan po. Mahal na mahal ko po siya.